tayo ay nandito ngayon sa ating recovery stone map doon sa Letter C na creek, mga katiets. Ang location natin ay nandito at yun ang pababa ng creek, mga katiets. Yan, tingnan nyo. At mula dito sa ating lokasyon, ito siya yung maliit na dot, ay baybayin natin ang creek papuntang itaas. Mula dito, madadaan na natin itong sanga ng maliit na creek, mga katiets. Yan siya. Tapos didiretso tayo papunta doon sa malapit na sa dulo ng literacy na creek na ito. Papunta doon sa cluster deposit na mayroong triangulation pattern na minsan ay ni-remap na natin. Tara, let's go! Sabayan nyo ako, mga katiets! Magandang buhay, mga katiets! Nandito na naman tayo upang magbigay sa inyo ng mga kaunting ideya o kaalaman para magamit natin ito sa larangan ng ating pagtitreasure. Ang ibang mga katiets natin ay nasanay sa mga sign at marker na klarong-klaro, mga katiets. Pero yan ang pinakamahirap hanapin at kunin, mga katiets. Dahil yan ay mga volume deposit or big load, mga katiets. Kaya mahirap yan kunin sa mga katulad natin na mga small tits lang. Hindi ganoon kabubo at tanga ang mga hapon, mga katiets, para ang mga kayamanan na pinaghirapan nila ng mataas na panahon at binuwisan ng kanilang buhay ay basta-basta na lang ibibigay sa atin, mga katiets. Yung mga klarong marka at sign na nakikita natin ay minsan yan pa ang nagbibigay sa atin ng kapahamakan. Dahil yan ay sinadya ng hapon para tayo ay iligaw at sumuko sa ating pagtitreasure, mga katiets. Sila ay nagbaon ng kayamanan para sa kanilang sarili lamang, hindi para ibigay sa atin, mga katiets. Kaya tinago nila yan sa abot ng kanilang makakaya, mga katiets. Ang sikreto ng mga hapon, katiets, ay gumagaya sila sa mga sign at marker na natural o nature, mga katiets. Ngunit ito ay nilalagyan nila ng kanilang sariling pattern. Kaya yan ang dapat nating pag-aralan, mga katiets. Ito nga pala, mga katiets, ang batong merong dalawang animal marker. Aso sa taas at pusa naman sa baba. At ngayon naman, mga katiets, ay papakita ko sa inyo ang mga sikreto ng mga pattern ng hapon. Magre-remap tayo na walang gagamiting kumpas, walang gagamiting panukat at mga detector o locator, mga katiets. Bago tayo dumiretso doon sa area, ay ipapakita ko muna sa inyo itong madadaanan nating frag marker ng mga hapon o palaka na marka na ginawa ng mga hapon, mga katiets. Ituturo ko rin sa inyo kung saan ang mga deposit na dala ng markang palaka na ito, mga katiets.
Ayan siya mga kateets, frog marker. Yan ay nakatingin doon sa malaking deposit. Hindi natin kaya yon mga kateets, kaya wag na natin yung pansinin. Pero dito sa kanyang tagiliran ay meron siyang tinuturong giveaway. Ito may posibilidad pa na kaya natin ito mga kateets. Kaya ituturo ko sa inyo ito kung saan nakalagay. Kung napanood nyo naman ang mga nauna ko pang video, ay kayo mismo ay makakaalam kung saan ito nakalagay mga kateets. Ang batong ito mga kateets ay Hoge's Triangle. At yung sa bandang tiyan niya na parang buntis, yun ang nagtuturo ng kanyang giveaway. Sucker load deposit mga kateets. At ang kanyang mukha naman ay nagtuturo doon sa malayo, doon sa malaking deposito. Mula dyan sa parang putol na kamay niya ay merong araw sa kadat na nagtuturo dito sa batong ito mga kateets. At dyan sa kanto ng kanyang parang tiyan, merong dot at nagtuturo rin dito mga kateets. Kaya ang giveaway na kanyang tinuturo ay natural at simple na nandito sa ilalim ng batong ito mga kateets. Okay, let's proceed mga kateets. Baka ang iba dyan mag-comment na naman na nakita mo na pala, ba't di mo pa kunin? Darating din tayo dyan mga kateets, huwag nyo akong pangunahan. Dahil ang lugar na ito ay hindi natin kabisado. Kaya dadaan tayo sa tamang proseso. Makipag-coordinate tayo sa mga taga rito. Gamit din kayo ng common sense mga kateets kahit paminsan-minsan lang. Ang pagtitreasure ay hindi paligsahan mga kateets. Kaya huwag tayong magmadali, bagkus ay pag-isipan natin ito ng maigi at planuhin nating mabuti mga kateets ang lahat ng mga desisyon na ating gagawin. Okay, nandito na tayo sa area at ngayon ipapakita ko na sa inyo ang sikreto ng pagre-remap na walang gagamiting mga gamit na kumpas, gadget at pangsukat mga kateets. Ito na siya mga kateets, ang batong Hoge's Heart. Ang batong ito mga kateets ay merong crack sa gitna, kaya pwede nating tawaging broken heart. So alam nyo na, pag broken heart, nagkahiwalay. Pagmasdan yung mabuti mga kateets ang kanilang pattern. Dito sa kanan ay merong kanang bahagi ng kalahating heart. Bantayan yung mabuti mga kateets ang pattern na ginawa nila dito. Ituturo ko mga kateets, kaya tingnan yung mabuti. Yung crack doon ay diretso dito mga kateets. At mula dito naman ay diretso sa puwit ng kalahating heart na yan. At galing naman dito, diretsuhin natin, papunta naman ito doon sa isang deposit mga kateets. Mula dito, makikita natin ang kaliwang bahagi ng heart mga kateets. At ang kanyang puwit ay nakaturo diretso dito mga kateets. At itong crack niya naman sa gilid mga kateets, ito ay diretso din ito doon sa main marker natin na buo na heart mga kateets. At ito naman ang sa kabilang bahagi na parang merong crack ay arrow rin ito mga kateets. Nagtuturo siya
dito sa kanyang puwit. At itong puwit niya naman ay nakaturo doon sa deposit. At dito naman, katets, makikita natin itong parang pato or masasabi nating pagong na gumagapang, mga katets. Yan, pagong na gumagapang. So, ang butas niya ay medyo may kalaliman. Kaya diretsuhin natin ang tinutumbok ng kanyang butas, mga katets. Dito papunta, mga katets, dito sa may nilagay kong poste, meron tayong bato na makikita natin dito. Kaya hanapin natin yung marka doon na parang pagong na gumagapang. At ito siya, mga katets. Tingnan yung mabuti. Ayan. Isang pagong na gumagapang, mga katets. Yan, mga katets. Gumagapang siya papunta doon, mga katets. Dahil merong naka-triangle na mga lumang nara dyan, mga katets. Ito ay katawan ng pagong at dyan ang deposit. At dito sa baba naman ay makikita natin ang kanyang ulo, mga katets. Ito ay ulo ng pagong. Ayan, tingnan nyo. At ito naman, ang ulo ng pagong ay nakaharap doon sa ibaba papunta sa isang deposit, mga katets. Ayan, ganun lang kasimple ang pattern ng mga hapon, mga katets. Kahit hindi tayo gumamit ng kumpas, panukat o anumang gadget, basta alam natin na meron silang ginawang pattern dyan, malalaman natin kung saan nakalagay ang deposit. Kaya, mga katets, kailangan nating mapagmasid at mapanuri sa ating pagtitreasure, mga katets. Hanggang sa muli, mga katets, sana may naibigay na naman ako kahit kaunting ideya sa inyo. Para po ito sa mga katets natin na gustong madagdagan ang kanilang kaalaman tungkol sa pagtitreasure. At sa mga magaling na, ay hindi nyo na kailangan to, mga katets. Hanggang sa muli, mga katets, paalam.